Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang gold medal sa vault events ng 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Kita, Kyushu, Japan. Pinatunayan ng Pinoy gymnast na isa siya sa world's best nang talunin nito sa naturang event ang Japanese gymnast. Nakuha naman ni Yulo ang silver medal sa parallel bar, bagamat bigo siyang idepensa ang titulo sa floor exercise, kung saan siya nabigyan ng gold medal na naging susi niya para makapasok sa Tokyo Olympics. Hiniling ng Philippine National Police o PNP na limitahan na lamang sa bawat pamilya ang pagtitipon-tipon ngayong Kapaskuhan upang maiwasan ang pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang mensahe ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa publiko matapos ibaba sa Alert Level 3 ang quarantine status sa Metro Manila. Sinabi pa ni Eleazar na habang papalapit ang Kapaskuhan, marami na namang mga tao ang magsasagawa ng mga salo-salo sa gitna na rin ng pandemya. Babala pa ng PNP Chief na ang mga handaan at salo-salo na dadaluhan ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar ay may malaking tsyansa sa muling pagkalat ng coronavirus. Saad pa ni Eleazar na hindi pa rin pinapayagan ng pamahalaan ang mga Christmas party ngayong taon. Nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na may pahintulot ang kabataan sa pagpasyal sa Dolomite Beach sa Maynila. Ayon kay Station 5 Ermita Commander Police Lieutenant Colonel Evangeline Cayaban, pinapayagan ng mga bata sa umiiral na Alert Level 3 sa open air area, ngunit ipinagbabawal naman sa indoor activities. Dagdag niya, wala pang malinaw na ordinansa sa Maynila na magbabawal sa mga ito, ngunit agad na ipahihinto kung iniutos ng local government. Aminado si Cayaban na naging mahirap ang paninigurong masunod ng mga bisita ang safety protocols. Sumuko ang dalawang New People's Army o NPA sa headquarters ng 29th Infantry Matatag Battalion sa P4 Barangay del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Roy, 24 na taong gulang, at alias Ray, 23 taong gulang, na kapwa-residente ng Barangay Maraiging, Habonga, Agusan del Norte. Kasama rin sa mga sumuko ang isang alias Popo na isang aktibong miyembro ng sandatahang unit ng pampropaganda, Guerrilla Front 16, ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Isinuko rin ng mga rebelde ang dalawang AK-47 na may defaced serial number, dalawang bandoliers at 7 magazines. Kasalukuyan ng sumasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ang mga sumukong rebelde at makatatanggap ng pinansyal at iba pang tulong mula sa gobyerno. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.